Hello San Pablo, Marlo Magtibay here at sumasa inyo ang isa na namang edisyon ng hashtag Break It Down. Madalas nating naririnig ang mga linyang ito na maaaring mula sa mga politiko na pinamumunuan ang kanya-kanyang mga syudad sa ating bansa o di kaya'y mga nasa pinakamataas na katungkulan sa ahensyang kanyang kinabibilangan. And I quote, "Hindi ko po kayang gawin ang lahat ng ito nang mag-isa. Kailangan ko po ang inyong pakikipagtulungan at pakikiisa upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito." Unquote. Paano kung hindi naman nakikiisa ang mamamayan o mga nasa pribadong sektor sa magandang layunin ng isang ahensya? Tunay nga bang makikita ang effectiveness ng isang ahensya sa mga taong nakaupo o nagtatrabaho dito? Muli na namang na-question ang kakayahan at kakayanang gampanan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang kanilang tungkulin na gabayan ang mga manonood sa mga ipinapalabas sa telebisyon sa panahong ito. Sa isang news article ng Manila Bulletin noong September 13, hiniling ni Minority Floor Leader at Manila Representative Bienvenido Abante sa MTRCB na tingnan ang mga reklamo sa mga masiselang eksena na nakalusot sa teleserye ng ABS-CBN na Los Bastardos. Ipinahayag ito ni Abante sa gitna ng pagdinig ng House of Representatives para sa panukalang national budget para sa taong 2020 kung saan 38.838 million pesos mula dito ang hinihiling na mapunta sa MTRCB. Humihingi si Abante ng paliwanag sa MTRCB, particular sa kasalukuyang chairperson nito na si Rachel Arenas, kung bakit nakakalusot sa kanilang ahensya ang mga masiselang eksena ng naturang teleserye. Isang katibayan na ayon kay Abante ay laging nagte-trending sa social media ang mga inireklamong mga eksena. Nakita ko! Nakita ng taong bayan! Para sa inyong kaalaman, ang Los Bastardos ay ibinase sa pocketbook novel na Cardinal Bastards sa panulat ng nagngangalang Vanessa sa ilalim ng Precious Hearts Romance. Nakailang TV adaptation na rin ang PHR novel sa mga nakalipas sa mga taon. Hindi ko na po papangalanan ang mga ito dahil obviously, hindi naman po ako nanonood ng mga yon. Samantala, kilala si Abante sa pagsulong ng moralidad sa ating bansa. Katibayan na ang pagiging host pastor ng Metropolitan Bible Baptist Church and Ministries sa Manila. Maaring iniisip ni Abante, lumalala na ang kawalan ng respeto, dignidad at pakikipagkapwa-tao na madalas ginagawa at nakikita ng mga younger millennials na siya namang sinasalamin sa karamihan sa mga Pinoy teleserye at sa mga nakalipas ng mga reality shows. Kung mapagtatagumpayan ni Abante na tawagin ang pansin ng MTRCB maging ang ABS-CBN sa isyung ito, siguradong matadami na naman sa usapin ang mga manonood, particular na sa mga tumatangkilik ng mga ganitong teleserye. Kumbaga sa professional wrestling, magiging triple threat ang labanan ng katwiran at pagtuturuan kung sino ang dapat mas responsable sa pagbaba ng moralidad ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga ipinapakita sa telebisyon ngayon. Sino nga ba ang dapat maging accountable sa pagbagsak ng kabutihang asal, tamang pag-uugali at pagpapahalaga o pagkapwa-tao? Ang mga TV network ba na nagpapalabas ng mga teleserye na overboard na sa kanilang mga tema? Ang MTRCB ba ang ahensyang dapat magsulong ng responsable at matalinong panonood ng mga Pilipino? O ang mga magulang, mga nakatatanda, o kahit ang mga kabataan ba sa panahon ngayon ay dapat nang managot at harapin ang mga maaaring resulta ng kanilang pagiging pasaway sa lipunan? Hashtag Real Talk! Yo! Kung sa panig ng mga magulang at nakatatanda, sangayon man kayo o hindi, napakahirap magtaguyod ng buhay sa panahong ito. Nariyan ang araw-araw na hirap sa pagtatrabaho. Maswerte na kung ang daily rate wage ng inyong pinapasukang trabaho ay ayon sa itinakda ng batas. Pero ang hamon sa bawat araw ay ang kalbaryo na dulot ng masikip na daloy ng trapiko. Ang maaaring resulta, pagod ka na nga sa pagpasok mo pa lang sa trabaho, mas pagod ka pa at hahagilapin mo agad ang silya o sofa o kama pag-uwi pa lang ng bahay. Higit pa dito, hindi mo na mausisa o maasikaso ang inyong mga anak sa kanilang mga assignment o school project. Kung mao namang makauwi ang inyong mga anak sa inyong mga tahanan, malamang sa malamang, mapapanood nila ang mga katulad ng kadenang ginto, Los Bastardos.
Uulitin ko ang lagi kong ipinupunto pagdating sa teknolohiya, particular sa internet access. Sa kabila ng pag-usbong ng mga ito, hindi pa rin lahat ng mga Pilipino ay may kakayahan at kakayanan na makabili ng smartphone at makapag-access sa internet. Kung mapalad bang magkaroon ng isang pamilya ng ting-isang smartphone, maaari din namang gamitin ng inyong mga anak para maka-access sa mga katulad ng YouTube upang makapanood ng kanilang mga gustong panoorin na hindi naman nila makikita sa telebisyon. Yun nga lang, sana ay yung mga bagay na magiging kapaki-pakinabang para sa pag-unlad ng kanyang kaalaman at kagandahang asal. Kung wala ka na nga namang smartphone at wala ka pang access sa internet, babalik at babalik rin tayo sa pinakaunang pinagkukunan ng aliwan at kaalaman, ang telebisyon. Kung ang MTRCB ang tatanungin, kumikilos lamang sila kapag may natatanggap silang reklamo laban sa isang artista o isang personalidad o di kaya ay laban sa mismong programa. Sa mga nakalipas na taon, regardless kung sino po ang mga nakaupo, may mga panahon at pagkakataon na sila po ay umaksyon sa mga di kanais-nais na pagkilos at pananalita ng ilang mga TV personalities na nagresulta ng suspensyon ng mga ito o kaya ang mismong mga programa na kinabibilangan nito. Nakakapagtagang sa kasalukuyang kalagayan ng MTRCB kung nagagawa nilang makapag-aproba ng isang programa, bakit nga naman nakakalusot sa kanila ang mga tema, eksena at pananalita na hindi angkop sa mga batang manonood? Tunay nga bang hindi na epektibo ang ipinatutupad na TV program classification system ng MTRCB? Particular na ang strong parental guidance o SPG rating? O baka naman nasa mga tao sa loob ng ahensya na ang may problema? Maaring sabihin ng MTRCB na isinusulong nila ang local entertainment industry, particular na hinihikayat na gumawa ng mga proyekto sa telebisyon na layong makapagbigay ng trabaho ang mga artista. Ang dapat mapagtanto ng MTRCB, ang paggawa lamang ba ng mga teleserye ang kayang gawin ng mga TV network? Sa kabila ng matuman na paggawa ng mga pelikula sa ating bansa, hindi dapat limitahan ang kakayahan, kakayanan at higit sa lahat ang talento ng mga artista maging sa mga taong nasa likod ng kamera sa paggawa lang ng teleserye. Dapat hikayatin din ng MTRCB ang mga TV network na magdagdag ng iba pang mga anyo ng programa sa telebisyon. Bakit kakaunti na lamang ang mga comedy, sitcom at gag shows na ipinapakita sa panahong ito? Sa panahong sinusubok tayo ng mga mahihirap na sitwasyon, hindi ba dapat mabigyan tayo ng oras para tayo ay sandaling sumaya, tumawa, humalakhak sa mga jokes at mga nakakatawang mga eksena? Kailangan natin ito lalo na ngayon. Kung hindi man matuto ang mga kabataan, lalo na sa mga nagsisipag-aral sa mga paaralan, na malamang ay natatabunan sila ng mga tambak na assignment, project at extracurricular activities, dapat ring gumawa ng mga educational at mga quiz at trivia game shows. Siyempre, una pa rin ang layong matuto sa kaalamang ipinapakita sa mga ito. Bonus na kung ikaw man ay contestant, ay makapag-uwi ng premyo bunga ng iyong katalinuhan, diskarte at estratehiya. Ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng entertainment division ng mga TV network ay tila natutuyuan ng utak sa kaiisip kung ano-anong maaari nilang gawing konsepto sa paggawa ng mga teleserye. Kaya naman ang iba ay kumukuha na lamang ng ideya mula sa iba't ibang mga plataforma. Isang malaking halimbawa dyan ay ang Cardo, ang probinsyano, na mula sa mga pelikula sa ilalim ng Parehong Pamagat mula kay Fernando Poe Jr. No disrespect po sa yumaong hari ng aksyon, maging sa mga mahal sa buhay na naiwan niya, pero habang tumatagal po ay nagiging overboard na ang takbo ng teleserye, malayong malayo sa ipinapakita sa mga pelikula noon. Minsan nangyaring naging reference ng mga teleserye ang mga kwento sa comics. Natalakay ko na po sa mga nakalipas na episode ang pagkuha ng ideya mula sa mga foreign content para makagawa ng Philippine adaptation. At tulad ng nabanggit ko kanina, kumuha na rin sila ng konsepto mula sa mga pocketbooks at sa mga nakalipas na taon mula sa isa ring serye ng mga libro, physical man o online, ang Wattpad. Wattpad. Nakakalungkot isipin kung mauuwi lang sa wala ang panawagan ni Abante para sa ikauunlad ng moralidad ng ating bansa at malamang para sa mas epektibong ahensya ng MTRCB. Kapag nagkataon,
patuloy na kukonsintihin ang mga network na gumagawa ng mga teleseryeng may masiselang tema sa ngalan ng pagsulong ng local entertainment industry. Malaking pera ang hinihingi ng MTRCB, 33.838 million pesos. Kung hindi lang natutulog sa kangkungan, pansitan ang ahensyang ito, ay hindi ito kukwestiyonin ni Abante. May mga ilan na nagsasabi, kung nagiging inutil rin lang ang MTRCB, mas mabuting i-abolish na lamang ito. Yan ay kung ito ay sa bisa ng isang padukala na kailangan maipasa sa parehong Kamara at Senado at sa huli ay pipirmahan ng ating Pangulo. At doon na pupuluti ng MTRCB sa pansitan, sa kangkungan. Kung mangyayari yan, sino naman ang maaring magbantay sa galaw ng mga TV networks? Ang National Telecommunications Commission o NTC? Ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP? O magtatatag ng panibagong ahensya na kinapapaloban ng mga taong may kaalaman sa larangan ng local entertainment industry? Baka kasi maaring makagawa pa ang mga ito ng mas maraming kapahamakan kaysa kabutihan ng nakararami. Kumbaga sa wikang Ingles, it may do more harm than good. Mahirap isipin, pero baka naman pinag-iimbabawan sila ng mga TV network, lalo na yung mga mas pinapanood ng karamihan at mas kumikita sa mga advertisements, commercials, at block timers. Sana mali ako. O baka naman kawalan ng kagustuhang ipatupad ng mahigpit ang mga panuntunan ng ahensya. The will, kumbaga. Kung limitado lang sa pag-arte na pang teleserye o pelikula lang ang kayang gawin ng karamihan sa mga artista, wala naman sigurong masama kung pangunahan ng mga TV network at MTRCB na isa lang ulit sila sa talent workshop. Siguro naman sa pamamagitan nito ay baka makadiscovery tayo ng mga natatagong talento ng mga ito. Maaring ang mga dramatic actor at actresses ay pwede palang maging patok na mga komedyante, variety show host, game show host, o di kaya ay ilagay sila sa kalagayan ng mga karaniwang mamamayan na laging nahaharap sa mga mahihirap na sitwasyon sa layong maitaguyod ang pamilya. Kumbaga sa isang makabuluhang reality documentary. Habang ginagawa ang episode na ito, wala pang tugon ng MTRCB o kahit ang chairperson ng ahensya na si Rachel Arenas sa panawagan ni Abante. Wala ding opisyal na pahayag ang ABS-CBN kaugnay ng mga naging pahayag din ni Abante. Hindi natin masisisi ang ilang mga magulang o nakatatanda kung halos buong araw ay sub-sub sila sa paghahanap buhay para lamang maitaguyod ang kanilang mga anak. Kung ang kanilang pinagkakitaan ay nakatirik rin lang sa kanilang mga tahanan, mas maasikaso nila ang kanilang mga anak lalo na sa pagtuturo ng kagandahang asal, tamang pag-uugali at pagpapahalaga at pakipagkapwa-tao na natutunan rin nila mula sa kanilang mga naging magulang. Pero kahit anong kabutihan ang ituro ng magulang, kung ang mga younger millennials ay magiging matigas ang ulo at pasaway at napapaligiran sila ng mga masasamang impluensya at bisyo, darating ang araw na makikita nila ang mga pananagutang dapat nilang harapin kapag sila ay lumabag sa mga pinaiiral ng batas ng ating bayan. Darating ang araw na pagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan kung hindi man sa mga rehabilitation center ay sa likod ng malamig at masikip na rehas. Kung pinatutupad lang ng MTRCB ang kanilang tungkulin sa lipunan, malamang na mag-alangan na ang mga TV network na gumawa ng mga teleserye na may mga masasayang mga elemento na maaring magresulta ng kawalan ng proyekto sa karamihan sa mga artista na ang alam lang ay umarte para lamang sa mga teleserye at mga pabebeng mga pelikula. Paano ba namang gumawa sila ng serye na mag-aangat sa kagandahang asal, tamang pag-uugali at pagpapahalaga at pakikipagkapwa-tao? Kung pinatutupad lang ng MTRCB ang kanilang tungkulin sa lipunan, ano ang maaaring maging solusyon ng mga TV network? Posibleng magpalabas na lamang ulit sila ng mga foreign content mula sa labas ng bansa? Latinobelas? Asianobelas? Mga Koreanobela na naman? Kung natutunawan ng utak ng mga tinaguri ang creative writer sa pag-iisip ng mga konsepto para sa teleserye, at least bigyan natin ng dahilan ang mga kabataan na umuwi agad mula sa kanilang mga paaralan para makakuha ng mahaba at sapat na panahon para sila'y makapagpahinga sa kanilang mga bahay. At magkaroon ng alternatibong pagkukunan ng inspirasyon at kagustuhang abutin ang kanilang mga pangarap. Subukan niyo namang magpalabas ulit ng Japanese anime. We'll be right back.
Always, ano man po ang inyong salubin hinggil sa ating isyong tinalakay o kung ano man ang nais ninyong pag-usapan dito sa segment na ito, ay mangyari lamang po na mag-iwan ng comments sa ilalim ng inyong YouTube screen. And with that, sumain nyo ang isa na namang edisyon ng hashtag Break It Down. Marami pong salamat sa inyong panunood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel, like and share, ring the bell also. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, ako po si Marlo Magtibay, logging out. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa akin. And that's how I break it down. Break it down, yo!